So, ano po ba yung Coco Pit? So, siya po ay nanggaling sa ano? Sa lunod ng New York. Doon po siya nanggaling. So, marami po tayong ano, marami pong system sa hydroponics. Ano po ba yung sistema? Meron po tayo na pollen tea. Yung pollen tea po, siya po yung gumagamit po ng mga downspout na nakikita niyo po sa YouTube. Siya po yung nagamit ng downspout. Nagamit po tayo dyan ng submersible pump. Nagamit po tayo dyan ng kuryente. At saka po, syempre po, as a shelter po sa ating mga crops, nagamit po tayo dyan ng greenhouse. So, yun po. Doon po tayo pumapasok eh. Yung ating pong pagka-engineer, doon po natin nagamit sa pag-build po ng greenhouse. So, ako po ay nag-start lang sa isang napakaliit na greenhouse before. Yung pong greenhouse ko, sumusukat lang po siya ng 2 meters by 4 meters. Doon lang po ako nag-start. So, doon po siya binaster. Hanggang sa unang harvest ko po, naging successful naman. So, doon po eh, wala naman po talagang nag-start sa malaki. Doon po natin mapapatunayan na walang nag-start sa malaki. So, nag-start po ako sa maliit na greenhouse. So, ang ginawa ko po doon is, everyday, chat down kung ano po yung aking ginagawa. So, sa umaga, ito po yung ginawa, sa tanghali. Saka napapasok po ako ng greenhouse. At may gagawin po doon, chat down po yun. So, para po siya yung magiging reference ko pagdating po ng harvest tayo. Sa next na crops, ganun na po eh. Ganun po yung mindset ko noon. So, hindi nga po nagkakali no, sa aking ginawa. So, naging successful na po siya sa unang harvest ko. So, ang nangyari po, the other crops, ganun na rin po yung aking procedure na ginawa. Hanggang sa nakilala po ako ng pinaka-may-ari po ng hydroponics Cavite na si JNM na si Mark Camille. So, nag-collab po kami. Iwan niya po ako as an engineer po ng hydroponics Cavite. So, nung po nag-start po yung aming pag-build, nag-seminar po kami sa lahat ng sa mga kung saan schools. Sa Dasmariñas, hindi na po sa Dasmariñas. Nakakarating po kami kung saan lugar. Patangas, sa Ilang, Tawid, Tansa, sa dami po ng aming sinetapan. So, ang ating pong topic ngayon is cracky. Kumbaga yun po yung inyong main goal eh. Dito po sa ating ano po ba yung cracky method. Yung cracky method po is yun nga po, yung avail po ng ating mga teachers na tuna boxes. Yun po yung ginagamit niya, tuna boxes. Bakit po ba tinawag siyang cracky? Kasi po, cracky, kumbaga para siyang DIY eh. Hindi po natin siya kailangan ng kuryente, hindi po natin siya kailangan ng pump. So, kailangan lang po natin dyan is tuna box, cups, yung ating pong medium na Coco Pit, yung ating pong seedlings, at saka po yung ating mga solutions na ginagamit. So, napakadali pong system kung ikukumpara po sa ating mga system na gaya po ng Bulletin T, 7NT, at saka po sa Dutch Bucket. Kasi po sila lahat, halos gumagamit po tayo ng kuryente. So sa mga nagtitipid niya po, ito po ang pinaka-best na system na magagawa po niyo para po makapag-start. Hindi lang po sa business niyo pwede masimulan itong pag-hydroponics eh. So kung kayo po eh, ang personal consumption niyo, mahilig po kayo sa mga green leafy, magagawa po natin makapag-start po nito nang hindi po kayo pumibili. At saka po, alam nyo sa sarili nyo na ang nagawa nyo po ay fresh at saka talagang organic. Kasi po hindi po talaga i-spray ng mga chemicals, pesticide, insecticide. So wala po, only solutions lang po ang ating
ginagamit para po mapalaki yung crops natin sa aking greenhouse. So, ano po ba yung ating unang step na ginagawa? So, siyempre po, yung popo feed, mamaya po, ipapakita po sa inyo kung paano po siya yung step by step po actual. So, bigyan ko lang po kayo ng overview paano po yung step by step na paano po tayo mag-start na magtanim hanggang sa ma-harvest. So, yung pong ating popo feed, bago po natin siya gamitin, is i-sterilize po siya. So, paano po ba natin siya i-sterilize? So, meron po tayong dalawang method. Paano po natin siya i-sterilize? Una po, meron po tayo yung pinapahulog. Pokobin po, pinapahulog po siya into 10 to 15 minutes. Papahulog po siya para po i-sterilize. Kung meron po siyang fungus para hindi lahat po niya po sa pokobin. Matatanggal. Matatanggal po siya. Kasi po, ang magiging problema po natin siya, pagka hindi po natin siya na-sterilize, yung po ating mga seedlings, once na mamatay din natin siya doon, mamamatay. Pagka root rot, hindi po siya lalakay na kung na-sobrang na. Tapos po, ang unang tapos po, ang sunod po namang process is yung hydrogen peroxide kung agwa po sinadama. Hindi po, maglalagay po tayo noon sa po yung process method na ginagawa para po na-sterilize natin concrete. Gagawin po natin siya. Sa isang litro ng tubig, lalagyan po natin siya ng 0.5 ml ng hydrogen peroxide. Hindi, ano yun eh, organic yun. Saka po natin siya i-apply dun sa organic yun, Fred. So, pagkalagay po, inilisan po natin siya mga 5 minutes po. So, pwede na po natin siya natin. Pwede na po natin gamitin. Hindi lang po sa plati, ginagamit po natin po sa kung anong method po na kailangan po natin na gusto natin gamitin sa ating copier. So, ito po yung ating tuna box. Ito po yun. Nilalagyan po siya ng hole na kung saan po is kasha po yung ating styrofoams. Ito pong styrofoams natin na to, ito po yung nagsaksalubong sa ating cockpit. Nilalagyan po ng ating seedlings. So, bakit po meron? Napansin niyo po bakit may butas? So, ito pong butas na to, kumbaga siya po yung nagsiservas creation ng ating cockpit at para mas maganda yung circulation ng oxygen po sa ng ugat ng ating seedlings para po siyempre ikat. So, bubutasan po natin siya sa gilid. Pwede po yan apat lang. Ito po kasi, di ma. Depende po sa inyo kung ano po. Basta po kailangan may butas. Tapos po sa ilalim, meron din po para po nakasipsip po siya ng nutrient solution. Ba't nandiyan po? Kuhan ko yun. So, ito naman po, yung ating seedling tray. So, ito po yung seedling tray, yung po ating cockpit na sterilize na. So, ilalagay po natin yung dito. Pag po kayo ay magpupunda, so pinupuno lang po yan, hindi po kailangan po itong siksikin. So, ipupulpun nyo lang po siya, tapos po eh, papantayin nyo lang siya sa taas. And, pwede nyo lang po siyang ilagay sa ibabaw na hindi nyo po kailangan i-press. Ilalagay nyo lang po sa ibabaw na, kumbaga, idulubog nyo lang po siya ng konti, hindi po totally ito po. So, ano, kamiya po, ipapakita ko sa ito, paano po siya i-check at tamang maglalagay po dito. So, pagkakalagay na po natin ito dito, so, meron pa rin po yung process kung ilang araw nyo po yan ini-misting lang ng tap water. At ilang araw po, pang ilang araw, kailangan po natin siya ay ibababad na sa nutrient solution na merong 50% solution lang. Opo. Pagkatapos po ng 50% solution, meron din po siyang araw kung kailangan po natin may lagay na siya sa 100% solution. Kasi po pagka nalit po tayo ng paglalagay nito, ibig sabihin po, hindi na po matututo yung halaman na mabuhay sa tubig. Nahihirapan na po siya mag-atap. Kaya kailangan po meron po mga procedure talaga at susunod po yung tamang oxygen. So, ito na po.
Pagkatapos nga po natin yung ilagay na po dito, napalagay ng 14 days. So, that's the time na mag-transplant na po tayo dito ng ating seedlings. Dito po yun. After 15 days po, ito na po siya. So, ito na po yan, 15 days. So, that's the time na pwede na po tayo mag-transplant yan. Hindi rin po tayo pwede sumobra niya kasi po ano niya po, hindi siya matubok talagang mag-tubuhin sa tubig. So, pagka-transplant po niyan dito, meron po po siyang 2 days. 2 days pa po yung nilalaan natin siya sa ganitong box. Ang tatawag na po sa kanya is hardening. Ano po ba yung hardening? Which is, para po yung ating mga pocket sa loob po ng ating baso, hindi po siya magbabagsakan. Ito po sa loob ng ating tuna box. So, papakinasin po muna natin si cockpit na meron seedlings. Dito po. Dito nyo muna po siya isasalansan in 2 days para po siya ay tumigas yung cockpit at mag-perk po yung ating mga ugat. So, after 2 days po ng ating mag-transplant sa garden, pwede na po siya natin i-transfer po dito sa ating tuna box with solution na 100%. Yan na po siya. So, mag-iintay na lang po tayo dito ng 30 days. Then, harvest na. Harvest na po. Wala na po kayong gagalawin dyan. Mag-iintay lang po kayo. Wala na po. Revealing. So, wala na po kayong reveal dyan. Ano mangyayari? Kung ano po yung solution na nilagay nyo from transplant, yun na po yung mag-harvest mo. Kaya sobrang tibig na ito ang nabang. Ang matitira po niyan dito is mga 1 inch pa po matitira. So, yun po. Mamaya po, lalagyan natin ito ng tubig. Papakita ko po sa inyo yung tamang pag-mix po ng solutions. Saka po yung pag-sterilize po nito. Since nga po ito naman, sterilize na po ito, hindi na lang namin. So, tuturo na lang po namin kung paano po yung i-sterilize. Kaya po sabi ko, isa po po yun. Ako, pag po bumili po kayo ng mga ganito, sterilize na po po yun. Pero po, halimbawa kung may doubt po kayo dito, pwede niyo po siyang tuloy it. Ako, kung wala po kayo, medyo hassle po sa inyo. Kaya po, medyo po, kailangan niyo po kaya na lang kaya po, pero sa inyo, para po medyo hindi po hassle. So, lalagyan po natin ito ng tubig. Para po tayo kayo ang bakteri. So, ito na lang muna po sa inyo yung mga excess na ano po, pag po tayo sumobra para po kayo may idea din po para kung sakali ba na nag-encounter po kayo ng problema sa ganito mga system, masosolusyonan. So, ano po ba yung mga possibility na magiging problema natin dito sa tuna box or sa any hydroponic system? Una po, is nagkakaroon po tayo dyan ng paninilaw ng dahon. So, ibig sabihin po, kaya po tayo may paninilaw.